Hallelujah. Jesus is the only healer of your life. To be victorious, one must live in the truth of the Word of God. Tao umaasa lamang sa Kanya at sinasabing, Lord, wala akong magagawa kung wala ka sa buhay ko. Kung ang tao ay nangangailangan ng tubig, ang tubig ay biyaya ng Diyos, igibin mo na lang. Pero ngayon, binibili na, di ba? Pero matatalino lang yung gumawa ng negosyo. Pinilter lang po yung tubig, tapos inilagay sa bote, e binenta nila, naging pera. Pero walang taong nakagagawa ng tubig. Wala. Okay. So, alam niyo din po ba na ang tao ay hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili? Bakit? Dahil ang tao ay likas na makasalanan at mula nung nagkasala ang tao sa pamamagitan ni Adan at ni Eva, nandalaytay na sa kanya ang kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan yun ay kamatayan. Nire-review ko po ang tinuro ko noong nakaraang linggo. At dahil po ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, walang taong maliligtas sa mga panahong yon. Ngunit ang Diyos ay mabiyaya. Pinili niya si Abraham. Tinawag niya ito at itikinasihan ng kanyang kapangyarihan at tinawag pa niya itong matuwid at ginawa pa niya itong kaibigan. At sa pamamagitan po ni Abraham, naisilang niya si Isaac at naisilang ni Isaac naman, ibig sabihin nagkaroon siya ng anak kay Rebecca na twins. At nagkaroon po ng tinatawag na Jacob. Na ngayon ang tawag kay Jacob ay Israel. Na si Israel nagkaroon ng 12 anak na lalaki. At isang babae kay 13. Then dumating yung panahon, dumami ang Israel at ang tawag po sa Israel ay Jews, mga taong Hudyo, Israelites. And they were the one chosen by the living God. Makinig kayo mabuti. Pinili ng Diyos ang mga Jews. At among all people, masliban sa Jews, ang tawag na sa kanila ay mga Gentiles. Say Gentiles. Ang Gentiles ay kalaban ng Diyos sa mga panahong yon. At nakita niya kung paano ang mga tao ay namumuhay sa kasalanan. Kaya't lagi pong may awayan, labanan, ang mababasa ninyo sa Biblia mula sa Genesis hanggang sa, lalo na sa Exodus hanggang Deuteronomy, hanggang maging kay Joshua, lagi nang may gera. Bakit? Kalaban ng mga Hudyo ang mga Hintil. Ang tao ay dumadami at namumuhay sa kasalanan. Kung kaya't ang Diyos ay gumawa ng paraan, nagbigay siya ng mga propesiya sa mga propeta na tulad nila Moses at ng mga iba't iba mga propeta tulad nila Isaiah, Nehemiah, hanggang kay Malakay kung paano pinlano ng Diyos na iligtas ang taong makasalanan na hindi lamang ang Hudyo o Israel ang ililigtas niya kundi lahat ng tao. Kaya't ang Diyos ay nagplano kung paano niya ito tubusin. At ang ginawa niyang pagtutubos, mga minamahal, ay sinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Sinugo niya ito upang sa gayon siya ang maging handog ng kasalanan ng tao o para sa kasalanan ng tao. Makinig mabuti. Noong panahon ng mga propeta na tulad ni Moses, mula sa Genesis hanggang sa Deuteronomy, yan po ay sinulat ni Moses at nakalagay po diyan ang lahat ng mga batas na dapat sundin ng tao. Ngunit ito pong batas na ito
ay itinuro dito na ang tao ay mapapatawad lamang ang kanyang kasalanan kapag siya'y naghandog ng dugo ng hayop. Dugo ng kordero, dugo ng baka, dugo ng kambing. Ang tawag po dito sa kasalanan ng tao, ito yung kasalanan niya, para mapatawad po ito, ito po'y kailangan niyang maghandog ng dugo ng hayop. At ito po mga minamahal ay iwiwisik ng saserdote doon sa dambana at pagkatapos noon, natabunan o matatabunan ang kasalanan niya. Ngunit sa susunod muli na mga araw at buwan at taon ay magkakasala muli, kaya ito uli yung kasalanan. Ang gagawin muli, taon-taon maghahandog ng kanyang handog na dugo at matatabunan muli. At ganun uli, ganun uli ng ganun. Kung kaya't ang Diyos na rin ang nagsabing mahina ang mga batas na ito at mga kautosang ito. Kahit ang sabi ng Hebrews chapter 9 verse 22, kung walang dugo na natigis, wala daw pong kapatawaran ng kasalanan. Kaya't ang Diyos ay nagplano, hindi dugo ng hayop ang kanya pong inihandog, kundi ang dugo ng kanyang anak na si Jesucristo, may 2,000 taon na po nakakaraan, ang Diyos ay nagkatawang tao, isinilag ng isang birhen. Bakit tinawag na birhen? Dahil po ang gusto ng Diyos, ang kanya pong anak ay dadalhin ng isang birhen upang ito'y mailuwal. Dahil kapag ang mismong babae ay sinipingan ng lalaki, ang kanila pong binhi ay may kasalanan na, hindi ito qualified para pantubos sa kasalanan ng tao. Dahil lahat ng tao ay nagkasala at walang umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi ng Romans chapter 3 verse 23. Lahat ng tinagkasala, kaya walang tao na pwedeng tumubos ng kasalanan mo at kasalanan ko. May kausap ako? Ang ginawa ngayon ng Diyos, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Mula sa langit, bumaba sa lupa, ito'y nanahan sa sinapupunan ni Birheng Maria, okay? At ito ngayon ay iniluwal. Then, tinawag po itong virgin birth. Ipinanganak ng isang birhen. Kaya wala ni katiting na kasalanan si Jesus. Perfect ang kanyang dugo. At at the age of 33, siya ngayon po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Tinubos niya ang kasalanan mo at kasalanan ko. Kaya mula noong natigis ang dugo na yon, ang lahat na po ng tao, pag sumampalatay sa kanya, mahuhugasan na ang kanyang kasalanan ng dugo ni Kristo, at hindi na niya kailangan maghandog ng dugo ng baka o kay ng kambing o ng tupa. Bakit? Ang dugo ni Kristo'y sapat na para tubusin na ang kasalanan ng lahat ng tao na sa kanya ay sasampalataya. At ito po, mga minamahal, ay reminder sa atin yun nangyari noong pong Friday na si Jesucristo ay sinasabing namatay, natigis ang kanyang sariwang dugo upang sa gayon mahugasan ang kasalanan mo at kasalanan ko. Hebrews 9 verse 22, kung walang dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo, walang kapatawaran ng kasalanan. Salamat sa Panginoon, hindi na pala kailangan ng tao na magsakripisyo, na magtigis ng sariwa niyang dugo, o kaya'y maghandog ng anumang mga bagay na wari ay mag-aalis ng kanyang kasalanan.
Hindi mo kailangan gawin yon dahil walang epekto yon. Ang kailangan mo lang gawin, manampalataya ka kay Kristo na namatay siya para sa iyo, natigis ang kanyang sariwang dugo, at ang dugo niyang yon ay available para linisin ka sa lahat ng kasalanan mo. Hindi mo kailangan maglakad ng paluhod mula sa pintuan ng simbahan papunta sa altar at magdasal ng napakarami at sabihin, ikay napatawad sa kasalanan mo. No! Ang kailangan mo lamang, sabi ng 1 John 1:9, if you will confess with your mouth and believe in if you will confess with your mouth all your sins, God is faithful and just to forgive your sins and to cleanse you from all your unrighteousness. Sa Tagalog, kung ipapahayag mo ang iyong mga nagawang kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal na patatawarin ka at lilinisin ka niya sa lahat mong kalikuan sapagkat siya ay matuwid. Ito pang matindi, si Kristo namatay para sa kasalanan mo at kasalanan ko. Nabuhay siya na mabuli para sa kaligtasan mo at kaligtasan ko. Kaya, pinapatunayan po ngayon ng Biblia na ang pananampalataya mo ay tiyak at totoo dahil ang kaligtasan inihandog ni Kristo ay binigyan niya ng katibayan na si Kristo'y namatay at muling nabuhay. Kaya ang lahat ng nananalig kay si Kristo mayroon ng buhay na walang hanggan. Naalala ko ang sinasabi po ng pitong huling wika. Mayroon pong pitong huling wika na winika si Jesus na ganito. Nung siya nakapako na sa krus ng Kalbaryo, Lucas 23, talatang 34. Sabi ni Jesus, Ama ko, Ama ko, bakit mo ko pinabayaan? I'm sorry. Sabi niya, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Nung ipinako nila si Jesus, niluraan siya, pinahirapan siya, at pinagtutuya siya. Pero nagawa pa rin ni Jesus na patawarin at ipanalangin ang mga tao na pumaslang sa kanya nang sinabi niya, Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Ang Diyos po pala, mga minamahal, kapag ikaw isa nagkasala, ang Diyos pa rin ay nagnanasang mapatawad kanya. Ngunit ang pagpapatawad na yon mangyayari lamang kapag ikay humingi ng tawad sa kanya. Ay paano yung sinabi ni Jesus Kristo dito? Makinig kayo mabuti. Ama ko, patawarin mo sila sapat hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Dahil sa time na yon, ang kanila pong plano lang talaga ay patayin si Jesus Kristo dahil yun ang gusto ni Satanas, dahil gusto niya na huwag matubos ang kasalanan ng sangkatauhan. Pero hindi po alam na maraming taong yon, naging instrumento lang sila para mamatay siya sa krus ng Kalbaryo at matubos ang kasalanan ng sangkatauhan. Ito namang mga taong to na pumaslang sa kanya, hindi siya nagtanim ng sama ng loob, kundi inunawa niya kung kaya't pinatawad sila. Ang ibig sabihin nito sa ating pong panahon, anuman ang kasalanan ng ating pong kapwa, kaya mo rin magpatawad para sa kanila. Yes? Ito yung ibig sabihin ng isa sa huling pitong wika ni Jesus Kristo, Ama ko, patawarin mo sila sapat hindi na nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Pangalawa na wika ni Jesus, Matthew 27, verse 46. Sinabi niya, about the 3 o'clock, Jesus called out with a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God,
Why have you abandoned me? Ama ko, ba't mo ako pinabayaan? Kaya sinabi ni Jesus po yun, sa time na yon si Jesus ay nasa kanya pong physical na katawan. Ang pakiramdam mo at pakiramdam ko ay kanya pong nararamdaman. Ang feelings niya ay pinabayaan siya ng kanyang amang sumasalangit. Pero sa time na yon, itinalikod ng Diyos amang sumasalangit ang kanyang mga mata. Hindi niya tinignan ang kanyang anak na nagdurusa dahil kailangan mangyari ang kanyang plano sa katubusan ng sangkatauhan. At sa time din ng yon, ang kasalanan ng buong mundo ay nakaatang. Ibig sabihin, nandoon kay Jesus. Ang sabi ng Biblia sa Isaiah 59 verse 1 and 2, hindi ako bingi para pakinggan ka. Hindi rin maikli yung kamay ko para abutin ka. Ang kasalanan mo ang nakaabang sa aking mukha, kaya hindi kita marinig at makita. Kaya sa time na yon, hindi siya tinignan ng Ama dahil ang kasalanan ng buong mundo ay nakabalot sa kanya. Tiniis ni Lord, tiniis ng Diyos ang lahat ng yon. Hindi niya tinignan, kaya sabi niya, ba't mo ako pinabayaan? Pinabayaan siya dahil lamang sa sakripisyong kailangan mangyari para sa katubusan ng kasalanan mo at kasalanan ko. Kung sa time na yon, bumaba ang Ama at sinabi niya, ba't niyo pinapaslang ang aking anak? Eh di walang kapatawaran ng kasalanan mo at kasalanan ko. Tiniis ng Amang sumasalangit maging sakripisyo ang kanyang anak doon sa krus ng Kalbaryo samantalang nakapako. Hindi niya ito tinignan dahil ang gusto niya ay ang maligtas ang kanya pong nilikhang tao na tulad mo at tulad ko. Purihin ang Diyos sa kanyang kabaitan. Bakit ginawa niyang yon? Hindi sapat ang dugo ng hayop para maligtas ang tao. Kailangan ang dugo ng Panginoong Hesukristo na walang nikatiting na bahid ng kasalanan. Iyan ang biyaya ng Diyos. Pangatlo, Luke 23 verse 43, and Jesus replied, I assure you today, you will be with me in paradise. Samantalang nakapako si Jesus, kaliwat kanan niya ay ang mga tulisan, mga mamamatay tao, mga magnanakaw. Sabi nung isa, pangalanan nating Demas at Hestas daw yun eh, pero wala naman nakalagay sa Biblia yung pangalanan lang natin para may pangalan. Sabi nung nasa kanan, di ba Diyos ka? Iligtas mo ang sarili mo. Pati na rin kami. Sumagot naman si Demas. Sabi niya, ikaw, dapat lang na ikaw at ako ang mapako dito. Dahil tayong dalawa'y tulisan. Pakasalanan tayo, pero ito walang kasalanan nito. Nag-uusap yung dalawa, nakapako eh. Siguro sumagot siya uli. Eh di ba makapangyarihan siya? Eh di ligtas niya kanyang sarili. Sumagot na naman yung isang nakapako. Makasalanan ka nga, aray walang kasalanan. Kakulit mo. Eh dapat nga tayo lang dalawa mamatay. Sabay baling niya kay Jesus. Jesus, alalahanin mo ako pag naghahari ka na ha. Nakita ni Jesus yung kababaang loob nung mismong isang tulisan. Inacknowledge niya na si Jesus ay maghahari. Inacknowledge niya na siya isang makasalanan. Ano ang sabi ni Jesus?
Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Sinabi ba ni Jesus, ay, ikaw muna'y magsisi. Ikaw muna'y lumuhod. Ikaw muna'y magbabautismo. May sinabi ba si Jesus noon? Noon nakita ni Jesus ang puso niya na nagpapakumbaba at in-acknowledge na si Jesus ay walang kasalanan, sinabi ni Jesus sa kanya, ngayon din. Sabi natin muli, ngayon din. Hallelujah. Isa pa. Ang kaligtasan po pala ay hindi para bukas, hindi ahala bukas sa ililigtas na kita. Sa susunod na linggo, ililigtas kita. Hindi! Ang sabi ni Jesus, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Hallelujah! Ang taong nagpapakumbaba at in-acknowledge ang pagka-Diyos ni Kristo, ngayon din, may buhay na walang hanggan ka. Amen! Mga minamahal, bakit ko ito sinasabi sa inyo ang sinasabi ng Biblia? Gusto kong sabihin sa inyo, anuman ang kasalanan mo, sing katulad ka man nung dalawang tulisan na yon, ang pagpapakumbaba sa iyong nagawang kasalanan ay sapat na para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tingnan nyo, hindi tinignan ni Lord kung ano ang kalalagayan ng dalawa. At nakita nyo rin ang kaibahan, yung isa mayabang, yung isa mapagpakumbaba. Ang Biblia nagsasabi sa aklat ng 1 Peter chapter 5, verse 6 to 7, kapag nagpakumbaba ka, itataas ka ng Diyos. Ganon din, James chapter 4, verse 6, following verses, ang nagpapakumbaba, itinataas ng Diyos. Kaya sabi mo sa katabi, lagi magpakumbaba. Yun ang isang katuruan sa pangatlong huling wika ni Jesus. Amen! Kinakahabagan ng Diyos ang nagpapakumbaba. Talabitin mo yung katabi mo sa kanya. Bigyan mo ng high five, pagpakumbaba tayo. I assure you, today you will be with me in paradise. Walang kahirap-hirap. Hindi na po sila ikangay nagbuhat ng kung ano-ano mang sakripisyo para maligtas. Walang kahirap-hirap. Nagpakumbaba lang. Pagpakumbaba lang ho kayo, ano man yung mga nagawa niyong kasalanan, sinlaki man ng barko sa pier ng Batangas ang kasalanan mo, ang pagpapatawad ng Diyos sa iyo, sinlawak ng karagatan. Say hallelujah! Hindi mo kailangan magsakripisyo ni magpapako. Alam niyo po yung mga nagpapako na nadyaryo? Ang kanila pong ginamit, stainless, ibinabad sa alkohol. Bakit? Sa takot na matitano. O, diba? Sa takot na matitano. Nagpapako nga, pinili naman. Dito, walang buto to. Dahan-dahan na, ikaw naman. Dahan-dahan. Aray. Yung iba naman, pinapalo ang sarili. Tinakpan ang kanila pong ulo ng supot. At pagkatapos noon, nagpipinitensya, pinapalo ang likod. At alam nyo kung ano yung pamalo nila? May dugo ng manok. Para bawat palo hampas sa likod, kunwari dumudugo, niluluko ang sarili. At alam nyo kung bakit nakatakip ang mukha ng supot? Tanungin nyo po ako. Tanong. Nahihiya sa kanyang ginagawa. Kaya ayaw magpakilala. Ay nako, hindi mo kailangan magpinitensya. Ang sabi ni Jesus sa pang-apat, ang sabi niya ganito, Father, it is finished. Pero bago natin puntahan yun, tingnan natin yung susunod.
Lucas 23 verse 46. Then Jesus shouted, "Father, I entrust my spirit unto you." Ama ko, tinatagubilin ko sa iyo ang aking espiritu. Ito yung pagtatagubilin ng bawat buhay natin sa Diyos na sinasabi natin, "Lord, ang buhay ko'y sa iyo lang." Ang tunay na nananalig sa Panginoon, sa Diyos lang talaga umaasa at nagsabing, "Lord, wala akong magagawa kung wala ka sa buhay ko. Into your hands I entrust my spirit." Pero prior to that, isa sa panglima na wika ni Jesus, nung siya nakapako, sabi ng verse 26 ng John chapter 19 verse 26, "When Jesus saw his mother standing there beside the disciples he loved, he said to her, 'Dear woman, here is your son.' And he said to his disciples, 'Here is your mother.' And from then on, his disciples took her in to his home." Dito'y pinapakita ng mga tunay na nagmamahal sa Diyos, ang anak aalagaan ang magulang. Ang magulang ay patuloy din na mamahalin ang anak. Samantala siya nakapako, tinuruan pa rin niya ang kanyang mga disciples, maging ang kanyang pong mother na si Mary, na siya ay dapat alagaan. "Mga anak, habang nabubuhay yung mga magulang, mahalin niyo sila." Amen? Mapalad ang mga mother. Kasama kayo, ho. Sabi niya dito, "Oh, dear woman, here is your son." Meaning, "Oh, kilalin mo itong anak mong to." Okay, huwag mo itatakwil. "O, ikaw naman na, anak. O, ito yung ina mo. Mahalin mo siya." Okay? Then, pang-anim na binanggit ni Jesus, "I am thirsty." John 19, verse 28 to 29. Sabi niya, "I am thirsty." Jesus knew that his mission was unfinished, and to fulfill scripture, he said, "I am thirsty." A jar of sour wine was sitting there. So they soak a sponge in it, but and put it on a hyssop branch and held it up to his lips. Akala nila siya nauuhaw ang ipinainom, hindi tubig, kundi suka. "I am thirsty." Sa totoo lamang, ang tinutukoy dito ay uhaw ang Diyos sa pag-ibig. "I am thirsty." Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, pero hindi niya kayang mahalin ang kanyang sarili, kaya nilikha niya ang tao para magmahal sa kanya. He is thirsty. Kaya pala ang sabi ng Diyos sa kanyang mga utos, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas, at ng buong kaluluwa. At mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. "I am thirsty." So Jesus Christ was rejected by the priest during the time. Rejected by so many people. So he was so thirsty the time. "I am thirsty." Kaso na-misinterpret, piniinom po siya ng suka. Sukang paumbong. Ano nangyari? Hindi nila naintindihan na ang tinutukoy niya ay uhaw ng pag-ibig. Question: are you there to love God? Konti na lang kausap ko. Are you there to love God? Are you there to sacrifice? Ang Diyos ang una nagmahal sa'yo. Mahalin mo. Sabi nga, bilang ganti. Naalala niyo po yung panatang makabayan?
Sige nga, pakinggan nga natin. Panatang makabayan, inibig ko ang Pilipinas. Ito ang tahanan ng aking lahi. Anong kasunod? Ituloy niyo at nakalimutan ko na ho. Sa tagal ng panahon, tutuparin ko ang alituntunin ng aking paaralan at susundin ko ang payo ng aking mga magulang. Ano pang kasunod? Tutuparin ko ang alituntunin ng batas, tama ba? Nakalimutan ko rin eh. Okay, now, tayo ay may panatang makabayan. Mayroon pang ang kanta, ang mamatay ng dahil sa'yo. Inyong, anong tawag doon? Lupang hinirang. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Ang minamahal. Ang gaganda ng panata. May panata sa bayan. Pero hindi natutupad. Mga minamahal, hayaan mo na ang panata mo sa Diyos, mahalin mo siya ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas at ng buong kaluluwa. Mahalin mo ang iyong kapwa, tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yun ang dapat na panata mo. At sasabihin ko sa iyo, magtatagumpay ka hanggang sa kabilang buhay.